At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa Pakikipagsa para ni Kapitan Karyo! Ay, may parating na sasakyan, Kap. Eh nga, sino kaya yan eh? Eh, parayan niya, huliin. Sige na. Ayaw po, Kapitan. Halika na, Ambri. Parahin natin ang parating na sasakyan na yan. Ay, para! 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 Ay! Hey! Sino ka? Ang yabang mo? Binita, Ambring. Pasing! Huliin siya. Kanpyo na. Pag-alagala pa ang bastos na isa. Kumusta na kayo rito, Ambring, Binito? At ikaw, Karyong? Kagawad na siyong. Ikaw? Bakit? Bayangal kayo? Sige. Huliin niyo ko! Huliin niyo ko! Bye-bye! Hey! Bumalik ka rito! Bastos! Hey! Napaka-bastos na tiyan eh! Walang iya, kamuntik na kayong masagasan eh! Sige na! Tirahin nila! Para magtindang walang iya! Kaya nyo ba ang pinapagawa ko sa inyo? Kapitan! Kaya naman! Hayan, ang dami na nating nakanta. Pati kantang bago eh, nakanta na natin. Oo nga eh. Kahit wala sa tono, nakanta natin. Pero ang saya-saya ko, Ate Bunyag. Ang ganda pala ng pakiramdam. Kapag ganitong umiinom tayo, nahubo-hubo-tuba-tiba. Oo, preskong-presko ang pakiramdam. Kahit mainit ang panahon, layos lang. Nag-iisip ako ng kakantahin natin para makapag-duet ulit tayo, Ate. Tama. May naisip na kung kakantahin natin, Beba. Pakinggan mo. Tapos, duetan mo na ako, ha? Sige. Kantahin mo at duetan kita. Panturaya man? You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Ayos. Feel the beat from the top of the head. You can dance, having the time of your life. Tingnan mo. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko rin. Iwan sa dibdib ko. Talaga. You can dance. Bunjing, oh. Ayos, nakadilihin siya na ako, 3,000. Ha? Anong ginawa mo, pare? Nako, alam ko na, nagnakaw ka na. Ha? Nagnakaw, sinasabi mo? Bakit mo ko sinampal? Sige, pare. Huwag mong sabihin, nagnakaw ako, ha? Hindi ko ginagawa yan. Malaking kasalanan sa Diyos yan. Dahil ayon sa Juan 10:8, ang lahat ng nanguna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Matapot hindi sila dinig ng mga tupa,
Kaya huwag mong sabihin yan, pare. Eh, kung hindi ka nanakaw, saan galing yung 3,000 na yan? Diskarte lang ito, Bunjing. Ikaw, may diskarte ka ba? Wala pa. Nag-iisip pa lang ako kung paano ako makapag... magkakapira, makakadiskarte eh. Kung ganun, kumilos ka na. Kung hindi ka makakadiskarte sa gabing ito, hindi kita pakakainin bukas. Ha? Ang lupi mo naman, pare. Ayaan mo na lang ba ako na mamatay sa gutom? Bahala ka na sa buhay mo. Kung hindi ko gagawin yan, asa ka lang sa kikitain ko. Ano kayang gagawin ko? Aha! Alam ko na, pare. May naisip na ako. Sige, kung ano man yung naisip mo, gawin mo na. Pero tandaan mo, ayaw kong magnakaw ka. Hindi, pare. Ayaw ko nang magnakaw. O sige, alis na ako. Didiskarte na rin ako. At palalampasan ko yung kinita mo, pare. Gawin mo. Hindi yung puro ka lang salita. Sige na. Oo. Tulad ng sinabi ko, mas malaki pa dyan ang kikitain ko. Antok na ako. Pero kailangan kong matapos tong ginagawa ko. Ako rin, Veronica. Kailangan matapos ko na itong ginagawa ko. Mag-o-audit na naman ang COA bukas. Kaya kailangan kong tapusin ito eh. Ha? Tignan mo. Nakatulog na pala si Kapitan sa inuupuan niya. Oo nga eh. Kanina patulog yan. Magigising lang yan pagdating ng mga CVO natin. Papatingin ka, Ganimal ka! Papatingin ka! Bang! Nanay, ginip si Kapitan! Oo, hayaan mo lang. Ganyan pala siyang matulog, nananaginip. Bang! Hayan! Tumahimik na. Mahirap palang katabi yan. Hindi makakatulog yung katabi. Hindi ko pala mahal naman si Chattington. Veronica, nananaginip na naman. At binabanggit ang pangalan ni Tintin. At hinahalikan ang mesa. Oo nga. Talagang itong si Kapitan, kahit sa panaginip, babaero pa rin. Kaya lagi silang nag-aaway ni Aling Punyang. Tintin, malam. Papaliguan kita ng halal. Veronica, si Kapitan naglalakad na nakapikit. Ha? Arangin natin. Mahuhulog sa hagdan. Oo, halika. Kap, wag. Wag kang pupunta dyan. Mahuhulog ka sa hagdan. Kap, matas yan. Wag. Kap. Ulamulin kita. Kapitan, Diyos ko si Kapitan. Nahulog sa hagdan. Salamat, Veronica. Dahil hinilot mo itong nalamog na binti ka. Buti na lang, at hindi ako napilayan nang mahulog ako sa agdan kanina. Nakakainis ka naman, Cap. Ha? Bakit ka naman naiinis sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Bakit? Ano ba sa palagay mo? Wala ba? Ha? Kukwan, wala naman akong nalalang nagawa kong kasalanan sa'yo eh. Ano bang ikinaiinis mo sa akin, ha? Ano? Alam mo ba na nasaktan ako kanina habang nananaginip ka? Dahil binanggit mo ang pangalan ni Tintin.
Dinig na dinig namin ni Pining yun. Ha? Eh, nabanggit ko ba ang pangalan niya? Pero hindi ko maalala eh. Sinungaling ka? Dinig na dinig ko ang pagbanggit mo ng pangalan ni Tintin. At para kang nalulunod sa ligaya sa panaginip mo. Eh, Kwan. Kukukwan eh. Huwag ka nang... Nabanggit ko bang pangalan niya? Oo! Nasaktan ako! Nasaktan ka? Nabanggit ko ba? Hindi ko maalala talaga. Well, huwag kang nang magalit sa akin. Panaginip lang yun eh. Hindi ka mananaginip ng ganon kung wala kang pagtingin sa kanya. Kaya... Nagsisilos na siya. Huwag kang magalala. At iyong iyo ako ngayong gabi. Ayaw ko! Nagtatamba ko sa'yo! Kaya manikas ka dyan! Veronica! Bunjing, ano? Nakapag-delensya ka na rin ba? Magkano? Naka-isang libo ka? Hindi lang 1,000. Mas malaki pang nadiskarte ko sa'yo, paring boy. Ha? Ang ibig mong sabihin, 4,000 ang delensya mo? Hindi. 5,000 ito. Tingnan mo. Oh. Ha? Oo nga. Wala ka. Anong ginawa mo? San ka dimiskarte? Nagpunta ka rin ba kay Kagawa, Dasyong? Hindi, pare. Dahil alam kong galing ka na sa kanya. Ha? Kung ganun, kanino ka lumapit? Naku, pare. Nagpunta lang ako kay Konsyal Rubito Armas. Ah, kilala mo yan. Eh, anong sinabi mo sa kanya? Bakit nagbigyan ng ganyang kalaking pera? Diskarte lang. Kaya lang... Kailangan na masabihan ko si Lola Insyang ko na wag muna siyang magpapakita kay Konsyal Rubito Armas. Ha? Eh, bakit naman? Anong dahilan? Kasi sinabi ko, patay na siya. Kaya humingi ako ng pandagdag na pambili ng kabaong. Ano? Kape, marami na tayong nagawang proyekto sa barangay. Pero gusto ko pa sanang magmungkahin ng isa pa. Eh, anong naisip mo na naman, Kagawa na daw? Gagawa ulit tayo ng resolution para magkaroon tayo ng 2 shuttle bus para sa mga kabarangay natin. Gagamitin sa libreng sakay para hindi sila mahirapan sa kahihintay ng masasakyan nila. Mahal pa naman ng pamasahe ngayon. Kung meron tayong libreng sakay, giginhawa sila, hindi ba, Kap? Lalo na ngayon na madalas ang wilga ng mga pampublikong sasakyan. Maganda yan, Kagawad Gusteng. May sige. Gawin ninyo kagad ang resolusyon para sa pambili ng 2 shuttle bus na yan. Veronica, may shuttle bus na ang barangay. May libreng sakay na. Oo, Pini. Ang saya-saya ng mga kabarangay natin. Dati-rati, maraming nagbumura kay Kapitan. Ngayon, puro papuri ang sinasabi, pati sa social media. Nakakatuwa naman. Palagay ko, makakakuha ng
award ang ating barangay. Malamang! Marami na tayong nadaing na barangay dito sa bayan ng Nangisayan eh. Iba talaga kapag nagkakaisa ng mga barangay official. Maraming magagawang proyekto. Lalo na sana kung wala nang sasalungat kay Kapitan Pining. Oo, may isa pang natitira. Di bale, wala namang magagawa yun eh. Majority tayo, kahit tututol siya sa isang proyekto, wala siyang magagawa. Tama! Pining, may magarang motorsiklo na huminto sa tapat natin. Sino kaya to? Ha? Kinakausap ang mga CVO? Ha? Tingnan mo, Pining. Kung sino yung kausap nila, tingnan mo. Ha? Sino ba yan? Kilala mo ba? Hindi ko kilala eh. Anong hindi kilala? Ay no, tingnan mo. Bumaba siya sa sakyan niya. Aha. Ah, oo. Kilala ko na. Si Konsehal Rudito Armas pala yan. Baka hinahanap si Kapitan. Malamang. O ayun, sumakay na siya ulit. Aalis na yata. Ano kaya ang sadya niya? Umalis na siya kaagad. Ano nga kaya ang sadya niya? Oh, hayaan na si Benito. Tanungin natin kung ano ang sinabi sa kanya ni Konsehal Rubito Armas. Ah, Benito! Anong sinabi ni Konsehal Rubito Armas sa inyo? Ay, hinahanap ang bahay ni Lula yung siyang eh. Dahil magbibigyan doon siya ng abuloy. Ha? Bakit? Anong abuloy? Abuloy sa patay. Dahil namatay na pala siya kahapon, hindi natin alam. Ano? Si Aling Insyang namatay na? Ay, Wibang, my friend. Maligayang maligaya ako ngayon dahil nakatagpo ako ng isang kaibigan na katulad mo. Mas okay ka palang kasama kaysa kay Insyang. Bakit? Masama ba ang ugali ni Insyang? Ay, hindi naman. Napakabait nga niya eh. Lahat ng problema ko ay sinasabi ko sa kanya. Eh, bakit mo naman nasabing mas okay ako sa kanya? Eh, paano naman kasi? Hindi niya ako sinasamahang uminom. Hindi tulad mo, na hindi mo ako iniiwanan hanggat hindi na uubos ang iniinom natin. Ganun ba? O ano, kakanta pa ba tayo, ha? Eh, siyempre. Kakanta pa tayo. Ubusin natin kantahin ang lahat ng kanta sa ibabaw ng mundo. Sige, ano pa ba ang hindi natin nakakanta? Ah, tama! Kantahin natin yung... Ate Punyang, may sasakyang dumating. Ay, naku! Hubot-hubot pala tayo. Yung damit natin. Naku, nandun sa bantaron. Halika! Ano? Halika! Ay! Punyang! Ha? Naku! Ay, naku! Ay, inilawan tayo, Ate Punyang. Ay, nasisilaw ako. Ay, naku, nakita na. Nakita na ang buong katawan ko. Sinong nasa loob ng opisina ni Cap? Dadalaw lang silang nandyan sa loob, Prem. Ha? Sinong kasama ni Kapitan dyan? Si Aling Bebang ba o si Tintina, Pining? Ay, naku, hindi, Prem. Kundi si Kagawad Asyong. Nag-uusap sila ng masinsinan. Anong pinag-uusapan nila? Nag-aaway na yata eh. Pakinggan mo. Ha? Ay, ewan ko. Papatayin kita ng animal ka. Papatayin ka. Binito! Basing ang brain! Halika kayo! Bili
Nawat pa kaya sila Kapitan at Asyong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!